Inararo ng isang SUV ang nakaparadang mga sasakyan sa Bagong Silang, Iligan City. Sa lakas ng impact, halos madurog ang mga sasakyan sa karambola. Patay ang isang rider na nakatayo lang sa gilid ng kalsada. Sugatan naman ang driver ng kotse. Ayon sa investigasyon, mabilis ang pagpapatakbo ng driver ng SUV. Pasukan na sa Lunes, pero ang ilang eskwelahan lubog pa rin sa baha at ginagamit pa rin evacuation center. Ayon sa Department of Education, may 700 eskwelahan ang hindi makakasabay sa pagbabalik eskwela sa Lunes. Narito ang aking report. Pasukan na sa mga public school sa Lunes, pero ang 8 classroom ng Malinta Elementary School sa Valenzuela, okupado pa ng 150 evacuees. Sa kabila nito, tuloy ang pagpipintura at paglilinis bilang paghahanda sa school opening. Ang Anulid Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan, lubog pa rin sa baha. Excited po ako na pumasok kasi may gamit na ako sa school. Nangangabatuloy ang ilang magulang na papasukin ang kanilang anak. Maapektuhan yung mga bata. Ayaw niya rin pumasok? Ayaw ko din kasi baka magkasakit yung anak ko. Sa initial assessment ng DepEd, aabot na sa 630 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga paaralan. Sa kabuuan, 738 na eskwelahan sa 4 na rehiyon ang hindi makakapagbukas ng klase sa Lunes dahil binaha o kaya'y ginamit pang evacuation center. Gusto natin makabalik talaga sa July 29, no? Pero yung iba hindi talaga kakayanin. On the whole, so far ang report sa amin is ang severely damaged talaga yung NCR, yung Region 4A, Calabar Zone, tsaka yung, well, it seems Region 3 din. Ang Malabon LGU, iuurong sa July 31 ang pagbubukas ng klase lalo't hindi raw bababa sa 30 paaralan nila ang naapektuhan. Sa August 5 naman, magsisimula ang klase sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Marikina City. Git ng Pangulo, dapat matuloy ang pagbubukas ng klase sa Lunes, basta kaya. Pero pinauubayan niya sa lokal na pamahalaan at sa mga mismong paaralan ang huling pasya. Gawin niyo lahat. Buksan niyo ang pagpasok. Gawin niyo hanggat maaari kung kaya niyo buksan. So yung may kaya, sana pumasok na sila. Because the learning loss is very real. And yun nga, number one, isa tayo sa pinakamaraming namimiss na klase sa buong mundo. Sa tindi ng pag-ulan nitong Miyerkules at pagbaha na hanggang ngayon ay nararanasan pa rin sa ilang probinsya, hindi maiwasan ng ilan na ikumpara ang epekto ng Bagyong Karina at Habagat sa Bagyong Ondoy noong 2009. Ang paliwanag ng pag-asa sa report ni Von Aquino. 8 ng umaga ng may ahon sa Navotas River ang bangkay ni Ernesto Oprenario Jr. Kwento ng kanyang ama, tumalon si Ernesto at kaibigan nito sa ilog para magpaligsahang lumangoy. Nalunod ang kanyang anak, nakaligtas ang kaibigan nito. Ang sabi lang niya, pa, punta ko labasan. Yun lang, iya, turo na kayo. Wala akong magawa, sakit sa akin. Sa kalumpit Bulacan, hindi pa rin humuhupa ang baha. Epekto yan ang matinding pag-ulan na sinabayan ng high tide at pagpapakawala ng tubig ng Ipo at Bustos Dam. No choice ang ilan kundi magbangka. May ibang salon tractor naman sumakay. Mahigit 127,000 ang apektadong residente. Samantala, nasa Mauban, Quezon, si Pangulong Bongbong Marcos. Sa situation briefing, pinaghahanda niya ang mga lokal na pamahalaan dahil simula pa lang anya ito ng mga bagyo ngayong taon. Nag-aerial inspection din ang Pangulo sa Rizal Province. Sa tindi naman ng bahang idinulot ng masamang panahon nitong Miyerkules, hindi maiwasan ang marami na ikumpara ito sa Bagyong Ondoy. Paliwanag ng pag-asa, sa loob ng 6 na oras, mas marami pa ring ulang dala ang Ondoy na umabot sa mahigit 300 mm kumpara sa 207 mm ng pinagsamang Bagyong Karina at Habagat. Yun nga lang, tumagal pa raw ng hanggang 18 oras ang ulan ng Habagat nitong Miyerkules, kaya halos pumantay na sa buhos ng Ondoy. Mas tama raw na ikumpara ang Karina at Habagat nitong Miyerkules sa Habagat noong 2012 kaysa sa Ondoy noong 2009.
si Karina in around 18 hours nakapag-produce siya ng around 300 plus millimeters of rain katulad nung nangyari nung habagat nung 2012. Si Ondoy in a span of 6 hours nakaproduce siya ng 300 millimeters of rain. So parang nangyari short amount of time tapos napakataas yung na-produce. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umani ng batikos ang pagpapalit ng signage ng Hill Puyat Avenue sa Makati sa Hill Tulog para sa isang ad campaign. Ang pamilya ni dating Senate President Hill Puyat nagsampana ng reklamo laban sa ad agency. May report si Mark Salazar. Tila nabalikbata ang ilang motorista at pedestrian nang ang Hill Puyat Avenue sa Makati biglang naging Hill Tulog. Insulto naman yun doon sa kay Hill Puyat. Bakit po? Nananahimik na yung tao, bubisiting pa nila. Hindi, tama yun. Nakakatuwa lang kasi imbis na Hill Puyat, natulog na siya ng tuluyan. Nakasanay na po natin na Hill Puyat, so parang nakakabigla lang po siya na pinalitan po. Ang pagpapalit ng street sign, isa palang ad campaign ng food supplement para sa maayos na pagtulog. Hindi yan ikinatuwa ng pamilya ni dating Senate President Hill Puyat. The family has decided to take action against this agency. They became very foolish and very insulting. We are not the only people who feel that something was done to a person who has served the country and who has a clean record for all the 20 years that he has served. Sa Facebook post ng kanyang apo, tinawag ni Erica Puyat Lontok na kawala ng respeto ang pagyurak sa pangalan ng kanyang lolo para lang makabenta ng produkto. Pinabaklas na ni Makati Mayor Abby Binay ang mga Hill Tulog street signs. Sa pahayag ni Binay, nagsorry siya sa pamilya Puyat at nagpaliwanag na hindi umabot sa kanyang mesa ang request for permit ng advertising campaign na ito. Mas naging masinsin daw dapat ang kanyang mga opisyal na nag-approve ng permit at sila raw ay nireprimand na. Ang kumpanyang Wellspring na siya nagkomisyon ng ad campaign, humingi na rin ng sorry sa pamilya Puyat. Hindi raw nila intensyong bastusin ang alaala ng yumaong senador. Nagsorry din sila kay Mayor Binay at sa mga taga Makati. Hindi raw nila intensyon na manakit sa kanilang ad campaign na gumamit daw ng wordplay para bigyan diin ang kahalagahan ng tulog sa kalusugan ng tao. Matapos kilalanin ang pagiging insensitive ng kanilang kampanya, tinanggal na raw nila ang lahat ng mga pinaskil na signages. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng banta ng malawakang oil spill, hindi pa masimula ng siphoning o pagsipsip sa langis mula sa lumubog na motor tanker sa Limay, Bataan. Masama pa rin kasi ang panahon ayon sa Philippine Coast Guard. Sa ngayon, oil sheen o oil slick pa lang ang nasa pinaglubugan ng MT Terra Nova. Papunta na rin daw ang isang private salvage company na magsasagawa ng siphoning sa 1.4 million liters ng langis. Posibleng umabot ang oil spill sa Metro Manila, Bulacan at Pampanga kung tuluyang tatagas ang langis. Ayon naman sa Portavaga Ship Management Inc., ang may-ari ng lumubog na tanker, nakatutok na ang kanilang crisis management team para matiyak ang zero oil spill. Nakaabang din daw ang kanilang equipment at may kinontak na raw silang foreign companies para tumulong. Posibleng maging maulan ngayong weekend. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas, lalo sa hapon. Halos buong Luzon ang makararanas niyan, pati ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May heavy to intense rains, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Pati sa Linggo, posible ang malawakan at malalakas na ulan sa maraming lugar, kaya doble ingat. Sa Metro Manila, may mga pag-ulan din ngayong Sabado at sa Linggo, lalo sa bandang hapon at gabi. Ayon sa PAGASA, habagat ang nakaapekto sa Luzon at Visayas. Huli namang namataan ng PAGASA ang binabantayang low pressure area 900 kilometers east ng southeastern Mindanao. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa susunod na 24 oras. Pero dahil nasa dagat pa ito, posible pa itong makaipon ng lakas.
Concert ni na Julian San Jose at Stealth ng SB19 ngayong weekend na. Bukod sa powerful performance ng The Voice Kids coaches, abangan din daw ang kanilang special guests. Sa gitna ng puspusang rehearsal, hindi nila nakalimutan ang mga nasalanta ng bagyo at habagat. Kaya sa mismong concert, magkakaroon ng donation drive ang 18 at GMA Kapuso Foundation. Pulang Araw star Alden Richards sinagot ang estado ng kanyang love life sa Fast Talk with Boy Abunda. So ngayon Tito Boy, in all honesty naman, I'm enjoying my time. Art Evangelista at ilang Senate spouses namigay ng relief goods sa isang evacuation center sa Marikina. Marami pa kaming kailangan ibigay. Meron din kaming mga dog food, cat food. That's something that's also very close to my heart. So bukas ulit may gagawin din kami. War Santiago, nagbabalita para sa GMA Integrated News.